Sa nakalipas na mahigit isang dekada, marami na ang nagbahagi sa atin ng kani-kanilang mga kwento. Pinagtuloy tayo sa kanilang mga pinto at ipinasilip ang laman ng kanilang mga puso. At ngayong umaga, sa huling pagkakataon, samahan niyo ako magbalik-tanaw sa kani-kanilang mga kwento kasama ang iyong pang nahimuka ng ating programa na si Nerea Santos at Vicky Morales. Ito po ang farewell episode ng Pinay na Buhay. Sa higit ilang daang nakasama natin para magbahagi ng kani-kanilang mga kwento, marami-raming karanasan ang ating nalaman. Ang ilan, tagos sa puso ang mga pinagdaanan. Ang bawat isa sa kanila, nag-iwan ng mga aral. At sa loob ng mahigit 10 taon, ilang beses din kaming nagpagumbihis. At sa pagtatapos ng programa, samahan niyo kaming palikan ang ilan sa mga di namin malilimutang karanasan. Taong 2010 na magsimula ang programa sa GTV 11 sa dati nitong title na True Stories, kasama ang host na si Vicky Morales. Dito sa True Stories. At taong 2011, inilipat ito sa GMA 7 na may bagong title na Tunay na Buhay. Kung usapang baliktanaw din lang, si Rhea Santos na naging host ng Tunay na Buhay ng halos 8 taon. Marami-rami ring baon. Rhea! Hi! Kamusta? Pia! Malayo man, malapit rin. Malapit. Happy New Year! Maraming salamat. Happy 2022 sa inyong lahat. Sakto na makakausap ka namin ngayon because ito yung part 2 ng farewell episode ng Tunay na Buhay. And alam namin na sobrang tagal mong ginawa yung show. So ano yung mga parang pinaka nilook forward mo ng time na yun? Basta may shoot ng Tunay na Buhay, ang lagi kong nilook forward talaga yung makilala ng lubusan yung isang celebrity o kaya yung isang personality or yung isang yung ordinaryong tao na very inspiring yung kwento ng buhay. Siguro sa mga celebrities kasi of course nakikilala lang natin sila base sa mga naririnig natin sa kanila o kaya base sa mga chismis na naririnig natin sa kanila. But of course when you get the chance to talk to them, to hear their story, tapos when they start opening their hearts to you, parang mas lalo mo silang nakikilala na parang, oh, okay, ganito pala siya. Kaya pala ganun kasi ganito yung pinagdaanan niya. So magandang malaman kung ano yung kwento ng bawat tao. Sa tagal ni Rhea bilang host ng programa, hindi na rin mabilang kung ilang beses siyang naantig sa mga kwento. Meron po story, hindi talagang naiyak ka. Alam ko maraming mga storya ng mga ordinaryong tao, ah, hindi mga celebrities. Ordinaryong tao na talagang grabe yung pinagdadaanan nila sa buhay pero nakikita mo pa rin yung lakas nila para malagpasan yung pagsubok na hinaharap nila. Yung mga taong may sakit, yung mga taong sinubukan naming ilapit sa iba't ibang organisasyon para matulungan sila. Tapos eventually natulungan sila. Marami na rin ako mga iyak ng storya. Usually ang iniiyakan ko talaga pagkwento ng mga bata at saka kwento ng mga matatanda. Eh meron ka bang mga naalala yung stories na nagpakilig sa'yo? Of course yung mag-asawang Marian Rivera Ding Dong Dantes. Sobrang of course naging fan ako nila. Although that time na in-interview ko sila, hindi pa ata sila kasal noon. So separately ko silang na-interview. Si Marian na talagang hangang-hanga naman ako sa dedikasyon sa pamilya. At saka pagdating sa pag-i-invest, yun ang di ko makalimutan kay Marian. Yung tipong alam mong magre-retire siya ng okay na siya, ng masaya siya. Tapos of course si Ding Dong, ang gwapong-gwapong si Ding Dong Dantes. Na I think yeah, that time yung dinala niya ako sa ano sa simbahan nila sa Cubao. Parang doon na siya lumaki doon sa area na yon. Meron din ba yung mga stories or yung mga kwento na talaga, well, yung feel good lang talaga, very happy. Tapos yung buong interview, happy vibes all throughout. Si Jose Manalo and Wally.
Nabigyan ako ng pagkakataon. Tawa. Diba? Malulungkot ka ba sa interview yun? Diba? Matik yun. Talagang puro tawanan. So, si Mr. Jose Manalo and Wally Bayola, nabigyan ako ng pagkakataon na makapanayam sila ng sabay sa set ng Eat Bulaga. Natawagan mo ba kayo? May pumunta po rito sa amin na last dos. Pero hindi mga ordinaryong taong labis na nagpahanga kay Rhea. I remember, Moises Sibayan, siya yung case study namin na na-paralyze yung buong katawan niya. Pero nakita ko kay Moises talaga yung tibay ng loob. Although umiyak siya noon sa interview, pero nakita ko sa kanya na hindi siya nawawala ng pag-asa. At higit sa lahat, nakita ko yung dedikasyon ng nanay niya na tulungan siya na magpatuloy sa buhay. Isa pa siguro sa hindi ko malilimutan yung istorya ni Tatay Elesyo. Siya yung bulag na umaakyat siya ng nyog para gumawa ng walis tingting. So kinukuha niya yung sobra talaga ako na amaze sa storya niya. Kahit hindi siya umaasa sa kahit kaninong tao, kahit sa kapatid niya, kahit sa kamag-anak niya. So alam mo yon, para magre-reklamo ka pa ba sa buhay kung gano'ng mga nakakausap mo, diba? Kasabay ng pagtakbo ng programa, nasaksihan din natin ang mga pagbabago sa buhay ni Rhea. Well, hindi ko nga in-expect na yung magiging huling episode ko ng Tunay na Buhay would be you interviewing me, yung buhay ko na, diba? Yung desisyon namin na sumubok sa ibang bansa. Sa aming pagpabalik. Name the episode or story na nagpakaba or nagpa-stress sa'yo. Nagpa-stress? Sabihin ko? Higit sa 500 istorya ng mga artistang hinangaan nyo at mga taong nagbigay ng inspirasyon ang naibahagi ko po sa inyo. Ngayong gabi, ito naman ang kwento ng aking tunay na buhay. August of 2019 na magpaalam si Rhea hindi lang sa programa, kundi sa Pilipinas. At nabigyan ako ng pagkakataon na maging host ng programa. Because I'm leaving, pero sabi ko rin, everything happens in God's perfect timing. So, syempre, kinabahan din ako kasi, minana ko yung show na to. So, kailangan pagbutihin ko dahil alam ko na parang there were very high standards set before me and I wanted to live up to those standards. So, magkahalong excitement at kaba yung naramdaman ko sa umpisa. I'm ready para sa ating workout. Ano Katulad ng palagi kong sinasabi, may mga aral na talagang tumatatak sa puso at isipan. So, kinakausap mo? Kinakausap ko sila. Yung mga stories sa akin na yung nadala ko siya hanggang sa pag-uwi, yung parang hindi ko matanggal sa isip ko na parang iniisip ko pa rin siya hanggang sa pag-alis namin ng location. Yung kay Baby Faith. Si Baby Faith yung maliit, napakaliit niya nung pinanganak siya. Tapos yung tsahe niya ang kumukup sa kanya. Tapos yung talagang tinaningan siya ng I think less than 6 months. Pero nung in-interview namin siya, parang mag 1 year old na siya. Kasi parang doon nakita ko yung pagmamahal para sa kanya nung tsahe niya. Ako niligawan niya. Ah, kapal ng mukha. Yung kwento na nagpakilig sa akin. Oh, gustong-gusto ko mga love stories, lalo na yung mga newlyweds. Gustong-gusto ko naririnig yung mga kwento nila. Si Joyce Ching, tsaka yung husband niya, nung in-interview ko sila bago nung kasal sila. Tapos, cute kasi kinukwento nila sa akin yung buhay bagong kasal na parang nagluluto pa sila for each other, ganyan. Pati yung kay Rachel Ann, tsaka yung kanyang husband na si Martin Spies. Hindi pa kasi siya pregnant nung time na yon, pero kinukwento niya yung buhay nila sa London. Man cave on. Bukod sa kwento, maging mga ganap sa buhay ng mga nakakasama natin, ibinahagi at ipinasubok din nila sa atin. Yung mga talagang kinakabahan ako pag ano, pag may kinalaman sa music kasi hindi naman talaga ako musically inclined or talented, like especially nung kumare si Rachel Ann, tinuruan niya ako mag drums. 5, 6, 7, 8, 6, 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
can hit the cymbals with the bass. Parang wala akong sense of beat or sense of rhythm. Ganun lang. Challenge accepted din ako sa ilang activities na hindi basta-basta for me. Yung Pilates with Alice Dixon kasi mahirap magbalance so hindi ko nagagawa yun masyado. Pero very enjoyable para sa akin yung mga bagay na yun. At bilang host, isa siguro sa masasabi kong challenging ay na magkaroon ng pandemya. Kasi syempre, diba, parang ang tunay na buhay is all about meeting people, interviewing them in settings where they're comfortable. Tapos hindi namin magawa kasi very limited yung galaw, diba? Very limited ang physical movement, very strict ang protocol. But somehow, nagawa pa rin natin. So, yun, I think yun yung pinaka-challenge. And siguro yung learning also to set up from home na mag-isa, pero virtual lahat. Para mas exciting ang aming hashtag throwback sa mga naging episodes ng programa, kaming dalawa ni Rhea ang susubok sa Pia Asks, Rhea Asks. First question, top 3 celebrity case studies na paborito mo? Alden Richards, John Fair, and Marian Rivera. Ibabalik ko sa UP. Top 3 celebrities. Jo Marie Chan, Derek Ramsey. Can you explain? Nakuha niyo namin naman ito. Rachel Angbo. Oh, beautiful. Okay, second. Name the case study na napahanga ka or nabago ang impression mo after Tunay na Buhay. John Fair, Mahal. Ah, si Mahal. Tsaka si Bentong. Si Bentong, yan. Gusto ko yan, si Bentong. Okay. Althea, celebrities na napahanga ka o kaya nabago ang impression mo? Let's see. Ang hirap nga, no? Napahanga ako. E.A. Guzman, Ruru Madrid, and Golden Canyedo. Nako, Rhea, name the episode or story na nagpakaba or nagpa-stress sa'yo. Jerry Craval, John Regala. Yan, nagpakaba. Okay. Nora Honor. Na-interview ko si Miss Nora Honor. Yes. I think it's for Kuya Germs. Parang Kuya Germs, ano eh, tribute eh. Nagpa-stress. Sabihin ko? Rina, sabihin ko? Or just to clarify, yung mga nagpa-stress, nagpakaba sa akin, kasi kinakabahan ako na baka hindi sila dumating sa interview. Yung mga ganon. Okay? Okay. Para at biglang bumagsak ang storya. Yun. Oo. Parang wala. Walang ganun sa amin. Stress lang kasi kinakabahan ako. Yung mga workout. Ay, parang si Clip Bondad. My gosh. Di ba? Ang laki-laki ni Clip Bondad. Tapos gusto niya yung workout ko, sino ng workout niya? Eh yung weights niya, kalahati ng katawan ko. Parang buhat yun. Okay, last na. Given one last chance, or parang given a chance na mag-interview ng one last person for Tunay na Buhay, sino ang i-interview mo? Or gusto mong ma-interview? Tia, pwede ka bang ma-interview? Pwede bang malaman ang iyong tunay na buhay? Hindi, kasi hindi ko makakalimutan, Pia, yung huli kong interview, ikaw ang gumawa. Diba? So, syempre, PR kang hell. Ay, daya! Eh, gusto paano ba kayo nagkakilala ni Miko Halim? Ikaw naman, Pia! Oh, kung mabibigyan ang pagkakataon, sino ang huling-huli mong i-interviewan for Tunay na Buhay? Siguro ano, if ever gusto ko as a group, yung mga bumubuo ng GMA News. Kasi di ba parang sanay tayo makita sila na nagbabalita, seryoso. Pero hindi natin alam yung personal lives nila. So, siguro collectively, yung mga haligi ng GMA News, di ba? Ayan, si Mel, si Vicky, si Egan, si Ma'am Jess. Si Sir Mike, si Howie. Oh, si Sir Mike. I hope he's better. Oh, totoo din yan. Susunod sa Tunay na Buhay. So, at this point, anong araw ng Tunay na Buhay ni Rhea Santos?
Kasi parang ang dami-dami ng ang daming mga naganap eh. You have to have the courage, tapang ng loob, and bahala na, diba? Para kung nasa boutique hotel or nasa resort. Wow! Maraming tao ang hindi naging madamot na magbahagi ng kanilang mga kwento sa tunay na buhay. Huwag kayong loloko-loko. Kung ayaw niyong baguhin yung takbo ng buhay niyo. Isa pa sa namangha talaga ako, si Jerry Crabal. Diba, oh, buhay si Jerry Crabal. Na-interview ko rin siya recently kasama yung mga anak. Tigas na ulo mo! Cut, cut, cut! You got to interview him. Tapos hindi siya nang bago. Kung ano siya dati, ganun pa rin ang itsura niya. So, ano, yung mabigyan ka ng pagkakataon na ma-interview yung mga dating artista, pati nga yung magbigay ng tribute sa mga namatay na artista, I mean, that means so much. Hindi biro ang mahigit 10 taong pagsama at pagmamahal ninyo sa aming programa. Sarap po na lahat ng bumubuo ng programang Tunay na Buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa mga personalidad, mga artista, mga case study na naging bahagi ng aming programa, na nagtiwala po sa amin at nagkwento ng kanilang mga storya, ng mga pagsubok na pinagdaanan nila. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dami po namin natutunan sa inyo. Dami po namin napulot na aral at talaga naman pong tumatak ang inyong mga kwento sa amin. At sa lahat na nakasama namin mula umpisa ng programa hanggang ngayon magtatapos na ito, maraming salamat sa inyong tiwala sa Tunay na Buhay. Anong aral ng Tunay na Buhay ni Rachel Ann? Saan mang panig ng mundo. Be brave and bold to take risks. Ano mang estado ng buhay, ano mang edad at kasarian, bawat isa sa atin may kwentong dapat lang na mapakinggan. Kahit anong trabaho mo, kahit anong estado mo sa buhay, ang importante mahal mo ang ginagawa at lahat ng ito inaalay mo sa Diyos, hindi ka magkakamali sa buhay. Kasi talagang, lalo na pagdating sa mga celebrities, yung mga hinahangaan natin, minsan parang ang hirap-hirap nila abutin. Pero pag narinig mo yung kwento ng tunay na buhay nila, relatable eh. And when in fact, yung mga pinagdadaanan nila, pinagdadaanan din ng normal na tao at kapupulutan ng aral. Magkakaroon ka ng sense na kaya ko rin to kasi parang meron kang kadamay sa sitwasyon na yon. So, kaya importante rin na parang meron tayong mga kinapupulutan ng aral, mga hinahangaan kasi ma-apply din natin yun sa sarili natin. At sa huli, kami naman ang sasagot sa pinakamahalagang tanong para sa tunay na buhay. So, at this point, anong aral ng tunay na buhay ni Rhea Santos? Ay, kasi parang ang dami-dami ng ang daming mga naganap eh. You have to have the courage, tapang ng loob, and bahala na, diba? Pero ngayon, naniniwala ako na dadalin ka sa lugar na para sa'yo. Or gagawa ka ng desisyon. With prayers, ha? With prayers, dadalin ka talaga sa destiny, sa lugar, sa dahilan kung bakit nandito ka. Diba? Anong aral ng tunay na buhay ni Pia Arcangel? I think ang aral ng tunay na buhay would be everything in life is about faith and gratitude. Kailangan may pananampalataya sa Diyos na anuman ang pagsubok na kakaharapin mo ay dadalhin ka niya sa pagsubok na yon, siya ang kakarga sa'yo sa pagsubok na yon. At kailangan lagi tayong nagpapasalamat sa kung ano man ang meron tayo, kung ano ang kinakaharap natin. Dapat hindi natin kalimutang ipagpasalamat kapag nakuha na natin yung matagal nating hinihiling or matagal nating ipinagdarasal. So yun, faith and gratitude. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagbahagi ng kanilang mga kwentong personal na tumatak sa ating puso at isipan. Hanggang sa muli, ako po si Pia Arcangel at ito
ang tunay na buhay.